So ngayon na lang ulit tayo nagkita, guys, dahil ako ay busy. And then tayo ay magta-transfer ng plants. So na-transfer ko yung aking okra kasi lumalaki na siya dun sa may sa aking dagayan doon. Dito sila nila. So meron tayong mga seedlings dito. So ito ay okra, tapos kamatis and carrots. Yung iba nakalimutan ko na kung ano. So basta nagtanim ako ng chili, ng okra, ng tomatoes, carrots, and then eggplant. So yung tinatransfer ko ngayon ay yung okra kasi malaki na siya. And then kapag tinatakpan ko kasi naiipit na yung kanyang kanyang dahon. So nag-decide ako na i-transfer na siya dito sa akin sa ating garden. So ginawa nga pala to ng asawa ko, pinagawa ko sa kanya. So dati yung aking garden ay banda doon sa may gitna since sobrang init nga dito sa Texas pag summer. So nag-decide ako na ilagay siya sa medyo lilim. So dito namin siya nilagay. So ngayon, da-transfer na natin yung okra. So alam niyo ba, hindi nga ako makapag-decide kung mag-garden ba ako this year. Kasi last year, hindi maganda yung una kong pagtanim dito sa aming bahay. Kasi nga, kung napansin nyo noon last year, napakadaming insekto. As in, kinakain nila yung mga dahon, tapos pati yung mga gulay. So hindi namin alam kung magiging ganun na naman ba siya this year. So ang plan namin ay konti na lang muna yung itatanim namin. So kung napansin nyo, puro okra lang muna yung transfer ko kasi yun lang yung medyo malaki na na seedlings ko kasi hindi na siya kasya dun sa aking pinaglalagyan ng mga seedlings. Pero nagtanim pa rin ako ng iba katulad ng carrots, ng tomatoes, eggplants, chili, tapos may ampalaya din dyan. And then I'm trying to also plant some greens like lettuce kasi I having a health problem, so hindi ako pwede sa mga starchy na food, kaya ang madalas ko lang kinakain ngayon ay puro salad. So kaya ayun. And then magbibuild pa naman ulit si hubby ng panibagong raised bed. So but we're trying. So kung napapansin nyo nga, diba, dati yung aming garden is maliit lang siya, tapos nilagay ko siya dun sa may gitna. Pero dahil nga sa sobrang init nga dito sa Texas, nag-decide kami na dito namin siya sa may gilid banda ilagay para hindi naman siya yung direct sa araw. So wala nga pala dyan yung asawa kasi nasa trabaho na siya niyan. At ako naman, kakauwi ko lang galing ng trabaho. Dapat nung nakaraang araw ko pa yan itatransfer kaso lagi akong walang time. At pagod nga ako sa trabaho kaya minsan di ko na nagagawa siya. So ayun nga, after ko nga itransfer yung mga halaman, so didiligan naman natin siya kasi medyo dry yung lupa. Yun nga palang ginamit kong pandilig ay tubig ulan yun kasi umulan sa amin nung mga nakaraang. So, ayan, inipon namin siya. Bala nga sanang itapon niya ng asawa ko. Sabi ko, huwag mo itapon kasi gagamitin ko yan. Maganda yan pang dilig sa halaman. So, ayan nga guys, hanggang dito na lang. See you on the next vlog. Bye-bye!